Johnson at Ate Shep. Good news ka sa mga motorista dahil binuksan na ng Department of Transportation at MNDA itong Kamuning Flyover southbound sa mga motorista ngayong umaga. Napaaga talaga si Johnson ang pagbubukas nito dahil ang target nila na matatapos yung pagkukumpuni dito sa Kamuning Flyover ay sa October pa. Pero ang paliwanag naman ng DOTR at MNDA ay dahil sa halos 24/7 yung naging paggawa dito sa Kamuning Flyover ay naging maaga yung pagbubukas nito at hindi na nila kailangan intayin pa yung October para buksan ito sa trapiko. Sa ngayon, Tito Johnson at Ate Shea, maluwag ang daloy ng trapiko dito sa bahaging ito ng EDSA southbound. Kung ikukumpara kanina, medyo may tuhod kasi ano, may pagbagal ng trapiko doon sa bahagi ng Mother Ignacia, sa kanto ng Mother Ignacia, papunta dito sa Scott Borromeo dahil nga nakasara pa. Pero kanina, tinanggal na rin yung mga nakaharang dyan na plastic barriers para naman maging free-flowing na ang daloy ng trapiko papunta dito sa Kamuning Flyover para naman sa mga motorista. So, ayan, good news ito para sa mga babiyahe ngayon, papasok na kanilang mga trabaho dahil madadaanan na itong Kamuning Flyover. Balik sa inyo, Tito Johnson at Ate Shep. So, Tito Nico, ibig sabihin ay napaaga pero hindi naman nasakripisyo yung kumbaga kung ano yung kalidad ng trabaho dyan sa Kamuning Flyover. Hindi naman nasakripisyo, Tito Johnson. Ayan din isa sa mga sinagot ano, ng mga taga MMDA at DOTR kanina. Sabi nga nila na kahit pa naging masungit ang panahon ng mga nagdaang buwan at linggo, ay natutuwa sila dahil nga naging mas maaga at ang pagbubukas nitong Kamuning Flyover na tapos yung retrofitting. Kasi kung maalala natin, bandang May 1 ito sinara sa publiko no, dahil nga sa rehabilitation at retrofitting dahil medyo may sira na itong struktura ng Kamuning Flyover at para na rin sa paghahanda sa The Big One. At naging pagkatapos yan, ang ginawa nilang plano ay halos everyday at 24/7 kahit gabi ay nagkakaroon ng paggawa dito yung mga contractor. Kaya naman ngayon ay madadaanan na ito ng publiko. Nico, yung anong oras yung kuha mong yan? Yung parang medyo madilim-dilim pa eh. Medyo magaang pa yung daloy ng trapiko. Ngayon, kumusta? Ngayon, Ate Shea, ngayon, maluwag na ang daloy ng trapiko dito sa southbound. Ano? Banayad yung trapiko. Walang hindi silang matatraffic dito sa pagpalipag-sampa ng Kamuning Flyover kung manggagaling sila ng Quezon Avenue. So naman sa northbound ay maluwag din ang daloy ng trapiko. Pero mamaya i-check ko kung magkakaroon na ng build-up doon naman sa papuntang Cubao doon sa bahagi ng Nepa Cumar kasi dyan usually yung talagang may tukod na ng daloy ng trapiko. Pero dito sa bahagi ng Kamuning Flyover ay maluwag na maluwag ang daloy ng trapiko. Pero abiso na din sa mga motorista natin kasi walang concrete barrier itong busway dito sa Kamuning Flyover. At yung mga nagdaang buwan na tayo ay dumadaan dito, ito talaga yung sinasamantala ng ilang mga motorista na ginagawa nilang fast lane itong busway dito sa Kamuning Flyover. So abiso na rin sa kanila at warning na din na huwag na nilang tangkain na dumaan dito sa busway ng Kamuning Flyover at dito na lang sila dumaan sa dalawang lane na nakalaan para sa mga pagpupo sakyan. So ibig sabihin, Nico, walang harang pero automatic yun nandun sa at most left ba yun, ano, partner? Right, yun, automatic, yun ang ano, yun ang bus lane. Yes, ayun yung bus lane. Atis, yung mga bus lane naman, nakakadaan naman dito yung mga bus, ano, dahil hindi naman sinara yung bus lane ng mga nagdaang buwan. Kahit patuloy yung retrofitting na ginagawa dito sa Kamuning Flyover. So tuloy-tuloy lang ang pagdaan dito ng mga bus dito sa bus carousel. Maraming salamat, Nico. Bagsik! Mga kaservisyo, subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.